Magandang araw mga bata. Narito tayo ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa kaya nating sumunod. Ikatlong markahan, Module 6. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga tuntuning may kinalaman sa kaligtasan tulad ng mga babala at batas trapiko. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang mga tinutukoy sa salitang may kinalaman ukol sa kalinisan at kaayusan ng pamayanan. Isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel. Bilang isa, ito ang tamang tapunan ng mga basura. Ang tamang sagot ay basurahan. Ikalawa, kailangan itong gawin ng regular sa mga halaman upang ang mga ito ay hindi matuyo at mamatay. Ang tamang sagot ay diligan. Bilang tatlo, kailangan itong taglayin ng bawat mamamayan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan. Ang tamang sagot ay disiplina. Bilang apat, bawal tumapak sa damuhan at pumitas ng mga bulaklak dito. Ang tamang sagot ay parke. Bilang lima, ang lahat ay nararapat lamang na magtulungan upang ang ating kapaligiran ay maging malinis, maayos at ang tamang sagot ay ligtas. Magaling mga bata! Basahin at unawain natin ang tula. Ang ama kong disiplinado ni Tyrene Rowena R. Reyes. Ngayong pandemya, di maiwasang mangamba. Patuloy ang buhay, balik trabaho si ama. Face mask at face shield, suot niya tuwi na. Plastic na harang sa jeep, iyong makikita. Kwento sa akin ni ama, marami mang pagbabago, kailangang manatili, sumunod sa batas trapiko. Sa pedestrian lane, doon tatawid ako. Pagpula ang ilaw, tatawid ang mga tao. May pasaherong para ng para. Kahit sa bawal na lugar, nais bumaba na. Ngunit, sadyang disiplinado si ama. Sa tamang lugar, ibinaba niya. Pagdaan sa simbahan, pagbusina ay iniiwasan. Sumusunod din sa tamang likuan. Dinaraan ang humps, siya ay dahan-dahan. Iniingatan ang mga pasahero, ayaw niyang masaktan. Nang kailangan ng bumalik, ngunit may no U-turn na nakita. Umusad pang muli kung saan ang pag-ikot ay pwede na. Nang mapagod si ama at nais na magpahinga, no parking sign nakita. Humanap kung saan pwede pumarada.
marami pang mga batas trapiko na sa kalsada ay makikita. Lahat ng iyon ay masiglang sinusunod ng aking ama. Sa bawat araw, panatag ang aming pamilya na si ama ay laging ligtas pagkat siya ay may disiplina. Sagutin ang mga tanong ukol sa tula. Bilang isa, ano ang masasabi mo tungkol sa ama sa ating tula? Siya ay may disiplina. Ikalawa, ano-ano ang mga batas trapiko na nabanggit? Una, paggamit ng pedestrian lane. Ikalawa, ilaw trapiko. Ikatlo, tamang babaan. Ikaapat, pag-iwas ng pagbusina kung dadaan ng simbahan. Ikalima, no U-turn. Ikaanim, no parking. Ikatlo, bukod sa mga ito, mayroon ka pa bang alam na batas trapiko? Opo. Ikaapat, sa iyong palagay, bakit mayroong mga senyas trapiko o mga karatulang babala sa kalsada? Upang makaiwas sa sakuna, mapanatili ang kaayusan ng trapiko. Ikalima, mahalaga ba na sundin ang mga ito? Bakit? Opo, dahil pinapanatili nito ang kaayusan ng trapiko at para na rin tayo ay makaiwas sa sakuna. Alamin at unawain mabuti ang mga ito. Tingnan mo ang iyong nilalakaran at maging maingat sa pag-akbang lalo na sa pag-akyat sa hagdan. Kailangan mag-ingat at baka madulas dahil basa ang sahig. Tumawid lamang sa mga taktang lugar at tamang pagkakataon upang ang disgrasya ay maiwasan. Huwag basta pumasok sa ibang bakuran at may aso na maaaring makakagat. Bawal pumasok, pagbabawal sa mga sasakyan na dumaan sa kalsada. Bawal bumisina, pagbabawal sa mga sasakyan na bumisina lalo na sa mga lugar na malapit sa simbahan o paaralan. Madulas na daan, magdahan-dahan sa pagmamaneho dahil madulas ang kalsada. Tawiran, takdang tawiran ng mga tao. Ilaw trapiko, pula, nangangahulugan sa paghinto ng sasakyan. Dilaw, nangangahulugan sa paghanda sa pag-andar o paghinto. Berde, nangangahulugan sa pag-andar. Walang U-turn. Bawal umikot ang mga sasakyan sa kabilang linya ng kalsada. Bawal pumarada. Bawal pumarada ang sasakyan. Pagyamanin. Piliin ang angkop na babala o paalala na maaaring makita sa bawat sitwasyon o lugar. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang iyong mapagpipilian. A. Mag-ingat sa aso. B. Bawal tumawid. C. Magsuot ng face mask at face shield. D. Basa ang sahig. E. Bawal manigarilyo. Bilang isa, maraming matutulin na sasakyan ang dumadaan sa kalsada. Bilang dalawa, may natapon na tubig sa sahig ng restaurant. Ikatlo, nagkakarga ng gasolina sa kanyang kotse ang lalaki sa gasolinahan. Ikaapat, may matapang na aso sa loob ng isang bakuran. Ikalima,
papasok si ate sa loob ng isang supermarket. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, B. Bilang dalawa, B. Bilang tatlo, E. Bilang apat, A. Bilang lima, C. Mahusay! Isa-isip, punan ng mga salitang nasa loob ng kahon ang mga patlang upang mabuo ang kaisipan. Isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel. Narito ang inyong mga pagpipilian: kaayusan, trapiko, ligtas, impormasyon, batas, disiplina. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Mahalaga ang pagsunod sa mga batas, tuntunin, o babala sa ating komunidad. Makatutulong ito sa pagpapanatili ng kaayusan ng pamayanan. Ang pagkakaroon ng disiplina at ang tamang pagdedesisyon sa mga nakikitang babala ay mahalaga para mabigyan tayo ng impormasyon upang manatili tayong ligtas at hindi tayo mapahamak. Mahusay! Isagawa, gumuhit ng mga babala o paalala at mga senyas trapiko o traffic signs na karaniwang makikita sa inyong komunidad. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Pagtataya. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pagsunod sa mga tuntuning may kinalaman sa kaligtasan, at malungkot na mukha naman kung hindi. Bilang isa, tinitingnan ni Edna ang nilalakaran at nag-iingat sa pag-akyat sa hagdan ng munisipyo. Ikalawa, tumatawid si Roy kahit saan niya gusto kapag siya ay nagmamadali. Ikatlo,
hindi pinansin ni Mang Ben ang babala na madulas ang kalsada dahil mahusay naman daw siya magmaneho ng jeep. Ika-apat, iniwasan ni Carla ang may nakapaskil na basa ang sahig at saka siya maingat na naglakad. Ikalima, nagpaunang magpaandar ng motor si Mang Lito nang magkulay dilaw ang ilaw trapiko para makaiwas sa mabigat na traffic. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot bilang isa, masayang mukha, bilang dalawa, malungkot na mukha, bilang tatlo, malungkot na mukha, bilang apat, masayang mukha, bilang lima, masayang mukha. Mahusay! Marami salamat mga bata! Hanggang sa muli!